So yan, good morning mga kamot-mot. So for today's episode, pag-uusapan natin ngayon din the newest Suzuki big bike. So ito yung mga upcoming big bike ngayon 2024. So ito yung abangan natin na darating dito sa Pilipinas. So syempre, gusto muna thank you sa Suzuki big bikes sa video na to. So ayun, credits to the owner of this video. So yung gagawin ko ng content para sa mga nag-aabang ng Suzuki big bike upcoming on 2024. So meron tayong dalawang parating. So yung una is hindi siya ganun ka ano, parang hindi na tayo masusurpresa kasi nung second or third quarter of the year 2023 nilabas nila to, yung the GSX 8S. So ngayon dumating na ang isang variant, the GSX 8R. So yan ang pag-uusapan natin ngayon, the middleweight sports bike ni Suzuki. Then also the adventure touring bike, the GSX S1000 GX. So adventure touring, ito ano to, dual sports bike. So meron, pwede tong sports and pwede rin tong adventure touring bike. Ito, napakaganda nito. Ang masasabi ko, thank you Suzuki dahil sa pag-update nyo ng bike. So alam naman natin, napakatagal mag-update ni Suzuki. Yun. Okay, so unahin natin ngayon yung GSX 8R. So, itong GSX 8R is a sports bike. So ang engine nito is same lang ng GSX na unang lumabas na naked version. So makikita nyo yung naked version na sobrang compact, sobrang ano, sobrang agile ng bike, sobrang slim. So ito yung nagustuhan ko rito sa GSX 8S, yung unang labas nila. Na merong ano to, may mga variant color to eh. Na meron tong Triton blue, white, then may sparkle black. So ngayon meron din tong bagong labas, yung GSX 8R, the sports bike. So meron din tong ano, four color variation na lumabas. So ito yung mga, meron silang Pearl Engine Yellow, then the Metallic Matte Sword Silver, and also the ano nila, yung base model nila, yung Metallic Triton Blue, then the Metallic Matte Black. So apat ang color variation na lumabas nito. So ano nga bang meron dito sa bike na to? So meron tong slim and compact powerful Suzuki 776cc 270 degrees crankshaft B-twin engine, double overhead cam, 4-stroke, 6-speed liquid-cooled engine. And meron din tong max power na 82 horsepower at 8,500 RPM. And meron tong max torque of 78 newtons of torque at around 6,800 RPM. Fuel injected engine and a Euro 5 compliant. So ito yung engine ni GSX-R, the 2024. So ito yung inaasahan natin sa bike na to na darating. Hopefully patok sa mga makihilig sa sports bike, lalo na kung ikaw ay Suzuki fan, talagang lover ka ng brand ng Suzuki. So sana mag-enjoy ka rito. And also meron tong tires sa front na 120x70x17. And sa rear, meron tong 180x55x17. Same both tubeless. Then the suspension, in the rear, meron tong link type, coil spring, and oil dump. Then sa front, meron tong Showa inverted telescopic coil spring and oil dump. So pagdating naman sa braking, so maganda rin to kasi meron nung 2-piston Nissan brake calipers sa front. Then meron tong rear single piston Nissan brake caliper sa likod. So yan. So maaasahan yan. Hindi naman top of the line yung brake na naka-install dito, pero sobrang maaasahan yung brake na yan. Subukan na yan. And also additional info,
Meron tong oil capacity na 3.9 liters, then a fuel tank capacity na 14 liters with a ground clearance of 145 mm and a seat height of 810 mm. So napaka baba lang nito, napaka Asia friendly. Sa mga height kasi ng mga Asia in siguro average nasa 5'4, 5'5 mga ganyan. So itong 810 mm kayang-kaya to i-manage ng mga Asian height. Then meron din tong 205 kilo. So not bad sa 800cc category na bike. Sobrang magaan siya 205. Kasi yung ibang bike nasa 220 something. Pero ito napaka-lightweight nito. So 205 kilo lang siya. Then, okay, so ayun ang key features nito. So ito talaga yung pinakaabangan natin kasi ano talaga ang meron dito sa bike na to. The key features talaga yung pictures na to. Syempre meron tong ABS dual channel, then meron tong Suzuki Legend ride system, provide advanced electronic rider assist including Suzuki drive mode selector, Suzuki traction control system, ride by wire, quick shifter plus or minus or yung tinatawag na up and down na quick shifter. Then meron tong Suzuki easy start system and low RPM assist. So para hindi ka masyadong torque, hindi ka maalangan pag gamit mo tong bike na to. Then meron tong equipped na 5-inch TFT multifunction instrument panel. And ito yung pinakabago rito. Forged aluminum separate handlebars and aerodynamic windscreen. So bihira kasi magkaroon ng lightweight na ano na or middleweight na sports bike si Suzuki. Ito na yung binago nila kasi meron sila dati GSX-R. So matagal nawala 'yon. May 750 din nawala na rin. So ito yung bago nila. Kaya medyo bago nito yung forged aluminum separate handlebars and aerodynamics windscreen. Okay, so ayun mga kamot-mot. Yan yung sports bike na number one, una sa listahan ng parating ngayon sa Pilipinas. So, move tayo ngayon sa another big bike na parating sa Pilipinas by Suzuki. Okay, so wag na natin patagalin. So, this is the GSX S1000GX. Oh, so, mapapansin nyo pa lang yung, yung design ng bike. May hango siya sa GSX S na GT. So, ito yung sports touring na bike no nilaunch nilang nakaraang taon, so parang 2022 yata yung model na yon. Then yung headlight niya mapapansin nyo is kahalintulad siya ng 2021 model na GSX S1000, so yung naked version nila. So ngayon eto na yon yung GSX S1000GX. So ano bang ang ibig sabihin ng GX? So ito is a dual sports touring and adventure touring. So yun itong bike na to. So maraming this is a fully loaded bike na talagang hindi lang 5, hindi lang 10. Sobrang loaded tong bike na to. So okay, pag-usapan muna natin ang kanyang engine. So ang engine niya ay meron tong 999 cc inline 4 double overhead cam 4-stroke 6-speed liquid cool engine with a maximum power of 150 horsepower around 11,000 RPM and a maximum torque of 106 newtons of torque at around 8,000 RPM. Fuel injected bike and a Euro 5 compliance. So ayun, ang nagustuhan ko rin sa bike na to kasi kahit adventure bike siya is inline 4 pa rin siya. So bihira kasi ang magkakaroon ng adventure bike na inline 4. So sabihin natin meron din sa ibang brand na inline 4. Pero kalimitan ang adventure bike is merong kalimitan niya parallel twin, B-twin, boxer type. So bihirang-bihira ang magkaroon ng liter bike, adventure bike na inline 4. And although maraming adventure bike or sports touring si Suzuki, pero ito lang yung nag-iisa na alam ko na inline 4. So meron din silang 1050 DE, meron din silang 1050 XT, pero the engine is B-twin, same silang B-twin. So ito ang pinakauna yata nila na inline 4. So yun ang aking nagustuhan dito sa GX nila na bago. Then also,
meron tong equipped na tires na 120 by 70 by 17 sa front. Then meron din tong rear tire na 190 by 50 by 17 and they are both tubeless. Then pagdating naman sa suspension, meron tong front suspension na inverted telescopic coil spring and oil dump with 59 inch travel. The same with the rear shock with link type coil spring oil dump with 5.9 inch travel. And also pagdating sa stopping power with comes to brake, meron tong front brake na 2 Brembo monoblock calipers with 32mm piston and a 310mm disc diameter. And sa rear meron tong single Nissan single piston with 240 disc diameter. And additional info, meron tong oil capacity of 3.4 liters and a fuel tank capacity of 19 liters with the ground clearance of 155 mm and a seat height of 845 mm. So medyo mataas. Nahirap yung mga Asian dito dahil sa 845 mm. Medyo mataas na tong bike na to para sa mga 5'4, 5'5, then 5'6 ang height. And also, meron tong weight na 232 kilos. Then, approximately top speed of 240 kilometer per hour as per Suzuki. Pero magdedepende pa rin to, like I said, sa road condition, sa rider condition. Yun. Okay. Pero ito yung binigay nilang approximately or around, nasa around ng 240 kilometer per hour. Then, as sabi ko kanina, sobrang loaded na bike to. So, ang features nito, una, ABS with dual channel. So, compliance ka na ng Euro 5, kaya automatic talaga meron ang ABS. Then, meron tong Suzuki Traction Control System with lift limiter and roll torque control. So, parang ano lang to, hindi ka mag-launch control sa madaling salita. And meron din tong Suzuki Advanced Electronic Suspension, Active Damping Control, Electronic Rear Suspension Preload Setting, Suzuki Road Adapted Stabilization, Smart Cruise Control, then may Ride-by-Wire, Quick Shifter Up and Down, Automatic Rear Suspension Modes, Slope Dependent Control System, Suzuki Easy Start System, and Low RPM Assist. Then equipped din to ng 6.5 inch TFT Multifunction Instrument Panel. So, napakaganda. Lalong-lalo sa panel, talagang ang laki ng binago nila, ang laki ng in-update nila. So mga yung mga model nila ng 2019 or 2020 na lumalabas, yung mga GSX 750, mga ano pa yun, mga digital 7-segment TFT panel, display plan, panel. Ngayon, nag-evolve na si Suzuki, talagang pumasok na sila sa ano, sa era ng mga ganitong ano multifunction na ano na TFT. At hindi lang yung malalaki pa, ito 6.5 yung equip nito. So napaka-loaded na bike nito, napakaganda, Brembo brakes, ang daming features, ang daming modes. Ang dami ano talaga sobrang ano sulit ka sa bike na to. Sa tingin ko, isa to sa magiging competitive adventure bike na darating ngayong 2024. So talagang mahihirapan lalo na yung mga magbabalak mag-upgrade sa adventure bike. Yun ang sa tingin kong ano magiging ano talaga challenging sa mga gusto mag-upgrade. So additional ko meron din tong bagong colorway. So actually ito yung available nila na colorway. So meron tong metallic Triton blue, yung base model nila. Then meron tong glass sparkle black. Then meron tong pearl matte shadow na color green. Yun, hindi mo natang green na. So yan yung color, new color by ratio ng Suzuki ngayon, the pearl matte shadow green. Ayun, so there you go mga motmot. Yan yung dalawang new Suzuki big bike na parating ngayon 2024. So aasahan natin to in the first quarter or second quarter of the year 2024. Sana makapag-content tayo nito ng live na makikita natin yung bike and also makapag-review tayo ng bike nito. Okay, there you go mga kamatmat. So, ang haba na siguro ng oras natin. So,
Sana may nakuha kayong tips and ideas sa parating na Suzuki Big Bikes ngayong 2024. And also, sana nag-enjoy kayo at may napulutan kayong aral dito sa aking content for today. So, kung may comment ka, comment mo na lang. Kung may gusto kong ipagawa ng content na brand, so, comment mo na lang. Then, gagawa natin yan ng content. Okay? So, hanggang sa susunod ulit na vlog. So, this is Simon. See you on the road. Peace out.